strip. Okay? Ang tawag dyan mga pre, rumble strip. Okay? Specifically, ang tawag natin dyan tol, rumble strip. Rumble strip. O ilagay nyo na lang dyan. Grr, grr. Ganun yung tunog eh. Okay? Lagay nyo na dyan. Grr, grr. Yan yung tunog nun, di ba? O bahala na kayo tol. Okay? Ang tawag dyan basta rumble strip. Nakalimutan ko yung definition eh. Okay? Grr, grr. Yan lang alam ko yan. Vibration lang natin. O magbabibrate ka. O vibrate. O lagay natin, magtetwork ka. Magtetwork. Okay? Uug-ug yung puwit mo mga pre. Okay? Yan. Ang tawag dyan, tol, is rumble strip. Pero, tol, talagang rumble strip ang tawag dyan, mga pre, ha? Okay? Hindi ako nagbibiro. Rumble strip talaga ang tawag dyan. Okay? Rumble strip. Okay? So, that is a, okay, traffic way. Oh. Okay? That is a traffic way. Ang tawag natin dyan, mga pre, is a traffic way. Okay, next. Okay, number okay, next, number two. Pakisulat yung mga sinusulat ko, mga pre, ha? Okay, mahalaga ito kasi ito yung normally tinatanong. Okay, number one is letter A, alpha, traffic way. Number two, okay, the narrow portion of the roadway due to the congestion or where traffic build up usually occurs. Okay, ano ang tawag natin dyan? Letter A, gridlock. Letter B, traffic jam. Letter C, congestion. Letter D, bottleneck. Okay, sir, ano po ang tawag natin? Okay, sa mga yan. Okay? Letter A, gridlock. Yung narrow portion daw, ha? Letter A, gridlock. Letter B, traffic jam. Letter C, congestion. Letter D, bottleneck. Okay? Ano daw po ang tawag natin dyan? Okay? So, isa-isahin natin, mga pre. I-drawing ulit natin. Halimbawa, ito. O, halimbawa, traffic way. Drawing ko na lang, ha? Yung bang biglang lumiliit yung kalsada, bigla-biglang lumiliit yung kalsada. Okay? Ang tawag natin dyan ay, yung narrow portion, no? Biglang lumiliit. Okay? Yung pagbiglang pagliit tol ng kalsada, okay, ang tawag natin dyan, bottleneck. Okay? Again, okay, yung pagliit tol ng kalsada, ang tawag natin dyan, bottleneck. Okay? So, tingnan mo ha, anong ginamit? The narrow portion of the roadway. Yun ang keyword natin tol. Narrow. Okay, narrow, okay, portion, for, shown, okay, of roadway. Yung biglang pagliit mga pre ng kalsada, that is a bottleneck. Ano daw ang nangyayari sa bottleneck? Sir, ano po ang nangyayari sa tinatawag natin bottleneck? Sa bottleneck daw tol, nagkakaroon ng tinatawag natin traffic buildup. Sa bottleneck mga pre, nagkakaroon ng tinatawag natin traffic buildup. Sir, ano po ba pag sinabi natin traffic build-up? Okay, what do you mean by the word traffic build-up? Okay, ilagay natin ha. Sa bottleneck daw mga pre, nagkakaroon ng tinatawag nating traffic build-up. Nagkakaroon ng tinatawag nating traffic build-up. Sir, pag sinabi nating traffic build-up, okay, very good. The right term is pagdami ng mga sasakyan in the certain portion of the roadway. Dumadami yung mga sasakyan dyan sa bottleneck. Ang term na dapat nating gamitin mga pre is traffic build up. Okay? Pag sinabi natin traffic build up, it is the gradual increasing of traffic users. Okay? Again, okay, pagdami daw, gradual increasing okay, gradual increasing okay of traffic users. Traffic users. Okay, users in certain. Okay, certain portion of roadway. Roadway. Okay, roadway. Okay, ang tawag natin dyan tol, traffic buildup. Hindi yung bumper to bumper. Okay, iba yan. Basta dumadami, okay, yung bilang ng mga sasakyan sa certain portion of the roadway, pagdami ha, pagdami. Okay, that is traffic buildup. Now, kapag okay, dumadami ang number ng motorist or ng motor vehicle tol sa certain portion of the roadway, ano nangyayari? Yan yung sinasabi ni Sir Junar na bumper to bumper. Ibig sabihin, bumabagal ang paggalaw ng traffic. Okay? Bumabagal ang paggalaw ng traffic. Ano ang term na ginagamit natin dyan? Okay? Pag sinabi natin bumabagal,
Okay? Ang tawag natin dyan, tol, traffic jam. Okay? Ang tawag natin dyan, tol, traffic jam. Bumabagal. Traffic jam. Okay? Or kung tawagin din natin, tol, yung traffic jam, tinatawag din natin siya, tol, as snarl up. Tinatawag din natin siya, tol, as snarl up. Sir, ano pag sinabi natin traffic jam or snarl up? Okay, pag sinabi natin traffic jam or snarl up, ito daw yung mga situation in a highway in which the movement of traffic users is very slow or stationary. Pwedeng sobrang bagal ng paggalaw or hindi talaga gumagalaw, stationary. Okay? Again, pag sinabi natin traffic jam, okay, it is a situation, okay, in, okay, highway, okay, highway, okay, or traffic way in which, okay, in which, okay, movement, okay, of traffic users, okay, traffic, okay, users, okay, is, okay, very, mabagal ah, very slow, or stationary. Talagang sobrang bagal, stationary. Okay? Or hindi gumagalaw. Ang tawag natin dyan, tol, traffic jam or snarl up. Okay? So, ibig sabihin, kapag kayo nakakita ng pagdami ng sasakyan, tol, nakita nyo, ah, ang daming sasakyan, no? Ang tawag doon, traffic build up. Okay? Kapag marami yung sasakyan in the certain portion of the roadway, madami, traffic build up. Kapag sinabi mo, ah, ang bagal ng paggalaw ng mga ano, ng mga motor vehicle. Ang tawag doon, tol, traffic jam or snarl up. So ibig sabihin, mga pre, yayabangan niyo bukas or mama o bukas kung sasakay kayo, tol, ng jeep. Sabihin mo, sasabihin ng driver, tangina, traffic na naman, mga pre. Traffic na naman. Okay? Parang antagal na naman ang biyahe. Sabihin mo doon sa driver, manong, mali ang ginamit mong term. Okay, dapat ang gagamitin mong term ay traffic jam kasi mabagal. Okay? So ang problema kasi kahit yung media, okay, kahit yung media ang sinasabi, kapag mabagal ang paggalaw ng mga okay motor vehicle, ang sinasabi nila traffic daw sa gantong lugar. Pero tol, okay, i-define natin yung traffic para lalo kayong mulat. Okay? I-define natin yung traffic. Pag sinabi natin traffic, mga pre, paggalaw ng mga motor vehicle, paggalaw ng mga sasakyan, yung mabagal na paggalaw, ang tawag doon, tol, traffic jam. Okay? It is the movement of person, okay, goods, or vehicles. Okay? Ang tawag natin dyan, tol, traffic. Okay? So tandaan na, ito ay paggalaw ng tao, ng mga goods, or ng mga vehicle sa traffic way. Okay, ang tawag dyan traffic, yung mabagal na paggalaw, that is traffic jam. Kaya tol, maling gamitin yung term na traffic kapag mabagal. Okay, sabihin nyo doon sa driver, manong, mali ka dyan. Ang turo sa amin sa traffic management, that is a traffic jam. Okay, yan yung problema sa atin. Okay, so di ba? So tol, ano pa? Naandyan din, tol, yung tinatawag natin traffic congestion. Okay? Naandyan din, tol, yung tinatawag natin traffic congestion. Okay, pag sinabi naman natin traffic congestion, parang traffic jam din, di ba? Okay, pero pag sinabi natin traffic congestion, it is a condition on a road networks that occurs as use increases and is characterized by slower speeds, mabagal, longer trip times, and vehicular queuing. Okay, or queuing. Okay? So tol, ano pag sinabi natin? Slower speeds. Okay, mabagal. Slower speeds. Okay, sabihin mo, longer ang haba ng biyahe mo. Okay, humaba yung biyahe mo. Bakit? Dahil traffic. Nakaranas ka ng traffic congestion. Longer trip times. And, okay, vehicular queuing. Okay, bahala kayo tol, basa kung ano ang pronunciation dyan. Okay, but that basa yan ay vehicular queuing. Okay, that is traffic congestion. Okay, so sa number 2, ano ang magiging sagot natin? Sa number 2, ano ang magiging best answer natin, mga pre? Number 2, ano ang magiging best answer natin? O, nilagay ko na dyan, ha? Ano magiging best answer natin? Letter?
D delta, bottleneck. Eh sir, ano yung tinatawag nating gridlock? Ano yung gridlock? Sir, ano po pag sinabi natin gridlock? Tol, ang gridlock, kapag na-block ng mga motor vehicles, yung buong intersecting street, yung talagang blocking of an entire network. Very good. It is the blocking of an entire network. Yung talagang na-block nila, yung hindi talaga gumagalaw. Ang tawag dyan, tol, gridlock. Okay? It is a blocking. Blocking. Okay. Of an... Galing nung iba dito, alam yung mga term, ha? Okay. Of an entire network. Network. Okay. Of inter... Okay, intersecting streets. Secting streets. Saan nyo natutunan yung mga term na yan, mga pre? Sino nagturo ng traffic sa inyo? Ah, sa akin ba? sa akin din pala. Intersecting streets, bringing, okay, traffic, okay, traffic in, okay, all. Okay, bringing traffic, okay, in, all. Direction, okay, in all direction, in stand still, okay, stand still, okay, ang tawag natin dyan, tol, is, okay, traffic or gridlock, ang tawag natin dyan, tol, gridlock, ganito yan, no, halimbawa, okay, ito ay, halimbawa, ito ay SM, sa SM, mga pre, napalibutan ba ng mga sasakyan, na hindi nagbibigayan, mga pre? Yung hindi talaga nagbibigayan, okay, yung talagang hindi na gumagalaw, okay, yung hindi gumagalaw, ang tawag natin dyan, gridlock. Yung kapag hindi sila nagbibigayan, halimbawa, yan, no, o hindi nagbibigayan, anong nangyayari? Napupuno yung sasakyan, halos hindi sila gumagalaw. Okay, halos hindi sila gumagalaw. Kapag hindi nagbibigay ng right of way, yung mga, okay, sasakyan, ganan ang nangyayari, mga pre. Ganan ang nangyayari. Okay? Tol, okay, kahit sabihin mo pangit yung drawing ko, wala kang pakialam. Ang tawag dyan, tol, Battle City. Okay? Ang tawag dyan, Battle City, mga pre. Okay? So, ganan yung nangyayari, mga pre. Yung buo ba? Yung buo, okay, na kalsada ay hindi na gumagalaw. Bakit? Na-block nila yung buong intersecting street. Kaya nga ang sabi, stand still. Okay? Stand still. Okay, complete stoppage. Talagang hindi gumagalaw. Yan, ayaw magbigayan. Yan yung nangyayari, tol, gridlock. Okay, sir, ano ang tawag natin dito? Ano ang tawag natin sa bottleneck? Ano ang tawag natin sa traffic buildup? Ano ang tawag natin sa traffic jam? Ano ang tawag natin sa traffic congestion at gridlock? Ano ang tawag natin sa mga yan? Ang tawag natin dyan ay mga specific traffic problems. Ano ang tawag sa kanila, mga pre? Specific traffic problems. Okay, traffic, okay, problems. Okay, ang tawag dito, mga pre, ay mga specific traffic problems. Okay, yan yon. Okay, specific traffic problems. Yan yung mga problema na kinakaharap natin. Kaya tayo meron tinatawag na traffic management. Okay, kasi gusto nating ma-solve yung mga problemang ito. Okay, so sa number 2, tol, what will be our best answer? The best answer is letter D. Bottleneck. Okay, number 2, the best answer is letter D, bottleneck. Okay, next, number 3. Pakikopya to lahat, ha? Pakikopya lahat. Okay, number 2 is letter D. Okay, bottleneck. Okay, next, number 3. Okay, it is the Republic Act 8750. Okay, letter A, Clean Air Act. Letter B, Seatbelt Law. Letter C, Philippine Land Transportation Code. Letter D, Anti-Carnapping Law. Anong tawag natin dyan? Okay, isa-isahin natin, ha. Ang Clean Air Act natin, mga pre, na part na tinatawag nating traffic ecology or traffic economy, yan yung tinatawag natin, tol, na Republic Act 8749. Very good. The Republic Act 8749. Okay, ang Philippine Land Transportation Code, mga pre, yan yung tinatawag natin na Republic Act 4136. The Republic Act 4136. Now, sa ating anti-carnapping law, mga pre, na andyan yung tinatawag nating Republic Act 6539 as amended. Okay, as amended. Okay, amended.
Okay, ano ang batas na nag-amend tol sa ating Republic Act 6539 noong 1972? Anong batas? Ano yung ating bagong batas sa anti-carnapping? Very good. That is Republic Act 10883. 10883. Okay? So tol, sa anti-carnapping or sa ating carnapping mga pre, kailan nakukumit yan? Kapag nagkaroon ng unlawful taking of the motor vehicle. Okay? Talagang binitbit mo yung motor vehicle, ninakaw mo yung motor vehicle. Pero anong tawag doon mga pre? Kapag, okay, ang ninakaw lamang ay parte, okay, or parts ng motor vehicle. Anong tawag doon? Kapag parts lamang ng motor vehicle yung ninakaw. Anong tawag doon? Parts, halimbawa, side mirror lang. Halimbawa, gulong lang. Okay? Halimbawa, malas. Anong tawag doon? Okay, yung parts lamang ng motor vehicle yung ninakaw. Anong term ang ginagamit natin doon? Hindi yung buong sasakyan, ha? Hindi dinala yung buong sasakyan. Malicious mischief? Anong tawag doon? Ang tawag doon, tol, ay vehicle cannibalism. Okay, vehicle cannibalism. Ang tinatawag tawag natin doon, ha? Vehicle cannibalism. Ang kinukuha lang, okay, or stealing the parts of motor vehicle. Stealing. Okay, stealing. Okay, parts of motor vehicle. Parts lang ha, parts lang motor vehicle. Ang tawag natin, ang gamit natin dyan tol na term is vehicle